going to cook. Kasi housewife na lang ako. Kaya subukan ko yung mga nakikita ko sa YouTube. Kagayahin ko lang muna. So, ang luto yung gisang palaya. Hindi ko lang tawag din eh. Ang palaya, tapos yung itlog. Tapos ayun, ang palaya. Ginisang ang palaya. So, guys, so, ito na. Iwan ko muna siya para nagyan ko siya ng asin. Para mawala yung kohing paya. Okay, guys. So, guys, ito na yung kumiwa ng palaya. So, para daw mawala yung kait. So, siguro babalik na yung mga one. Masin na daw. Yes. Okay. Wait guys, ha. Guys, babalik na ng mga 1 hour. So, mag-uun ko lang muna siya. So, ayan. Try naman natin ibang ingredients. So, ayan guys. So, magluluto tayo ng ginisang palaya. Mahal ang palaya ngayon dito kasi winter season. So, hindi tumutubo or nag-alang ang palaya. Kaya yung binili ko ang palaya isang piraso ay napakamahal. Maabo siguro sa pesos na di 800 pesos. Pero isa lang naman binili ko. So, yun. Ito, ginawa ako. Hiniwa ko siya. Tapos, hingi ako ng asin. So, bababad ko ito ng mga 1 hour. Sana, at mga 3 hours eh. Pero, kasi, ano ka diba, ingredients na baboy. Imbis sa gini lang ang nilagay ko, baboy po. Kapakita ko po. So, hello guys. I'm coming back. Yan. So, okay na yung ating palaya. So, hinahalo-halo ko ito. I-drain ko na lang siya muna. So, guys, sunahin muna natin. I-boost na natin kalan. Yan, painitin natin muna siya ng mga 1 minutes. Yan. So, dapat yun sa panyo. Right man nyo is yung mag-oil kayo. Pwede lang pong vegetable oil, olive oil, as in, mas ano po yun, mas sustansya or mas less mga calorie-calorie. Pero mas ginagamit ko yung butter. Bakit? Kasi medyo, ano nga lang to, masyado mamantika. Pero kasi ito, nasasarapan ako pag butter ang ginagamit ko yan. Ganyan na naman, konti lang naman, hindi naman ako na papasobra ng aking mantika. Always butter po yung ginagamit ko pag sa uwi talaga. And syempre olive oil yun, gusto ko yun. Pero now, butter na po. Mali lang to guys, kahit saan natin eh. Saan ang tuluan ito na itong magluto pero mukhang busy sa kanyang kaibigan. Ano ba yung mga gusto niyong paluto sa akin? Baka sa-search ko po yun sa YouTube at na-try kong iluto natin. Dito sa Geno Kusina. Alam ko makakaroon ko ng Pilipinas at ng mga tita ko na kasi nahihiya ako eh kasi hindi professional na magluto yun. Sa sarap na magluto yun ng mga sila tita ko. Wala ko, sila tita Chris ko. Nahihiya ako pero tatry ko siyempre housewife na ako ngayon. Try to be good housewife. So, magigisa muna tayo ng ating sibuyas at anong tawag dito? Bawang. Ewan, naman. Noong una ko po yung sibuyas kasi sa bawang. Kasi
madaling maluto agad yung bawang, tapos manihihim siya agad. Oo, nagiging lasa niya, mapait yun. Ipain na natin itong sibuyas ng mga 1 minute lang, saka natin ilagay yung bawang. Yung bawang kasi madali na talaga lutuin. Actually, leftover lang po itong aking baboy. So, hindi po lahat siya nagamit yung sa sinigang nakaraan. Niluto po. Masarap din pala maging house eh, pero napaka ano. Ano ba tawag dun? Expectation sila na baka hindi masarap yung luto mo o masarap yung luto mo. So, umaga-aga mong gigising. Dahil kapag yung anak mo. So, lagi rin naman yung maanis pancake. Ganun lang yung naano ko sa pancake, cereal. Okay na ito. Lagyan natin yung ating bawang. Iyaan mo na ito sa ganyan. Pero kailangan halu-haluin ko baka po kasi magbunod yung bawang natin. Ang pagkain po kasi namin sa bahay is iba-iba kasi asawa ko umuwi na madaling araw ang work niya. So, gumigising siya ng umaga ng mga 10 or 11. So, nag-breakfast siya. Sabi kami na gano'n. Tapos, nauuna akong gumising kasi naging shift ako. Dahil niya yung nag... medyo tumatawa na ako ng konti kasi wala na akong work. Dahil, ito na nga. May nagkakaedad. Mahirap na mag-work. Tapos, gusto mo na sa bahay ko po kanya. Pamilya ko. Pero at least eh, magandang tigyan ng communication sa asawa, sa pamilya nyo. Lalo ako, mag-isa lang po yung anak ko. So, hindi ko siya na ano na dati dahil yung antitagaw talaga. Tingnan natin ako na yung stananas. Tapos guys, sayin na din yung kamatis. Daling lutuin. So, suggest kayo ha sa akin. Para naman eh, mailuto ako ng as araw-araw yung lutuin. Ano bang kakainin ng mga ito? Gusto ko sana mag-aaral ng Japanese cooking. So, nagtanong na kami. Mura lang naman. Eh, sa isang week, once a week lang. Tapos, turuan ka nila yung mga Japanese food. Ang problema, baka wabang hindi ko kasi tatang sinasan ang Japanese na baka lutuin nila, hindi ko rin alam. So, pupunta muna na namin siguro na asawa ko. So, tingnan namin kung mag-okay sa akin, kakayanin ko ba o hindi. Siyempre, Japanese yung saludan. Talagang may hirap na Japanese. Ayun. So, ngayong gabi dito, guys, so, nilulutok to ko kasi dahil yung asawa ko ng ng mga 2 to 4 a.m. ang gano'n. Gano'n ang ano niya, ang kanyang gabi. So, ayun, iinit niya na yung mamaya. So, bira siya mag-rice eh, kasi may diabetes ang asawa ko. So, hindi niya mag-rice, madali na lumagsay. So, siya na bahala. Sa ulam niya. Ako kasi sa gabi, bira ko kumain. So, more on isang slice lang ako ng bread pag sa gabi. Yun lang ano ko. Tapos, hot cocoa, yun. Parang kinakain ko lang sa umaga. Bago ako nag-gym, hindi ako parang hindi kakain. Kasi wala ako talagang power na magtatakbo. Pag, tumakbo kapag hindi ako nakakain. Bigyan natin guys ng konting tubig para masarapan tayo. Okay. Ito naman. Tapos, nakapunta tayo kasi EFI din sa minamagta. Dagdag. Ngayon, naglalagay ako ng mayroon sarap. Depensa yung asin or ano man yung mga
gusto niyong panlasa. Kasi sa akin, nasanay kasi ako dito. Pwede rin yung broth cubes, mga ano yun, kasi wala kasi akong ano mabilan dito ngayon. Wala akong ano yung nalayo. Pero may nabibilan dito, medyo mahal na. Kaya kung uwi kayo ng Pilipinas, nagdadala ako talaga ng mga ganun. Mga maling sarap, mga broth cubes. Kasi iba yun sa kanina eh, yung nila. Pero meron din sila parang ganun dito. Pero, gusto ko yung lasa nyo sa akin. So, naramutin muna natin siya ng konti. Mga, ayan. 5 minutes guys. So, balikan natin siya mamaya. Balikan ko na yung ating goya ang tawag niya dito sa Ampalaya. Pinapansin. Tapos yung Filipinas kasi may isang bahay kami, napakasarap magluto. Ayan, si ate niya dito. Ayan, yung paid na pa. Dapat naman 5 minutes yun. Napakasarap magluto nun. So, kung ano yung mga leftover namin sa ref, na binibili namin na yung sa luto. Talagang napapaano. Napapagkali. Kaya yung budget namin is talagang swak na swak. Na makakaipong ka talaga sa kanila. Spread na lahat. So, kasi madaling maluto yun. Ano yun, yung egg, diba? Pero mahina lang pa yung apoy ko. Hindi ako kasi ganyan. Hindi ako professional. Masasabi ko sa sarili, pero beginner. Ay, naluto na lang po ako ng mga ganun, mga kinining karos. Kasi masyadong, ano, sakap. Pero dito may mga parang may mga machine na ilalagyan mo nila sa parang pan. Tapos pwede yun siya mag-chop. Yun yung guys yun. Ito yung guys. Ito ang kanyang magkakagawa. Pero hindi ko makita yung tomato. Yun yung pabalik na pabalik ako pa yung tomato. So, guys, patapos na tayo. Itman natin kung anong lasa. Wait lang, guys. Nakapusa na i-record yung finished product ng aking ginisang Ampalaya. So, yun. Okay naman yung lasa sa akin. Ewoko lang sa husband ko. Baka akalain niya pinakpit. Hindi naman po. Try din naman kasi sa bahay lang naman ako. Yan, nag-go online selling. Naglilinis, naglalaba, yan, vacuum naman kasi dito sa kamadili naman. So, yun, tapos na yung luto ko dun sa baba. So, ngayon, titan na ako manood ng mga sa YouTube. So, suggest naman kayo ng mga madaling lutuin para naman may malaman din naman akong alam na luto na kasi naman problema ako nang lutuin ko. Pero, wag na may masyadong mahal na mga ingredients sa mga social. Pambahay lang naman kasi asawa at ako lang naman at anak ko ang kakain. Pero yung Ampalaya for sure hindi kakainin niwa yun. So, abutin nyo hanggang bukas. So, guys, thank you. It's, magtatawag na dito. Magigising naman ako maaga kasi mag-gym ako. So, guys, thank you so much sa inyong time, sa panonood. God bless and be healthy. Be positive to life but negative in COVID. Thank you, guys. God bless.